ng ating product loan or let's say cash loan kay home credit, ayan, magiging billing details nito is let's say August 23, after 1 month, July 23 to August 23. So hindi pa pumapasok dito yung quarter. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan! So, ang topic natin ngayon is all about GCash. So, hindi tayo GCash ngayon. Hindi tayo tungkol ngayon sa GGibs, GCredit. Hindi tayo tungkol dyan ngayon. Pero kung gusto nyo magpa-trade, ayan po yung mga profile namin. Ayan, nakasegway pa nga, no? So, yung topic natin ngayon is all about kwarta home credit. Ang dami na kasi nag-aaway dun sa aking YouTube na video. Nagtataka sila or gusto nilang malaman kung ano nga ba yung maaaring maging due date ng kwarta nila? Eh ako, ang sinasabi ko lang is magsisend naman po yan ng billing details or magsisend yan ng statement of account once na 10 days before ng due date. Pero dahil nga hindi agad nakikita or hindi agad nakakapag-send, ay talaga namang gagawin na natin itong video na to para malaman natin kung kailan ba yung maaaring maging due date ng ating mga kwarta. Okay, so itong video na to, siguro may matututunan tayo kahit tonte. And ginawa talaga namin ang lahat. Ayan, so actually ako, pinaghirapan, hindi ko pinaghirapan, I mean, pinag-aralan talaga namin and nagtanong pa talaga ako kung papaano, kung ano yung computation. Talagang tinanong ko kasi gusto kong makasigurado bago ako magbigay ng information. Okay, so since ito yung topic natin ngayon, kwarta, due date, home credit, ayan, product loan, ayan. Kung gusto nyo i-trade yung mga kwarta nyo, i-message nyo lang po kami dyan kay Jom. Ayan, may blue badge po yan. Nandito, sa Almontero, Aldrin Almontero, may blue badge. Tandaan nyo po, may blue badge po kami kasi maraming manggagaya, maraming scammer. Maging mapagmatsyag po tayo, huwag tayong padalos-dalos. Kung kailangan, ang gawin mo, magmatsyag ka pa rin. Hindi pwedeng padalos-dalos kasi ikaw baka ikaw pa yung mapahamak sa mga ilang, sa mga pag nagpadalos-dalos ka sa mga desisyon na gagawin mo. Ayan, so game. Ang topic natin ngayon is all about kwarta due date. So paano ba? Let's say, di ba ang kwarta tulad ng sinasabi ko is ang kwarta ay ino-offer lang kapag nagkaroon ka ng product loan dito kay home credit. So ibig sabihin, hindi ka magkakakwarta nang hindi ka kumukuha ng product loan kay home credit. Ayan po kasi yung alam ko kasi sa nung last time na kumuha kami dyan ng laptop na nabenta na namin ngayon. Ayan, nung kumuha kami dyan ng laptop, tsaka lang kami nagkakwarta. Pero ngayon, pinatanggal ko yung kwarta kasi talagang hindi ko na siya nagagamit, so pinatanggal ko na lang siya. Okay, so ang mangyayari dyan is, halimbawa kumuha ka ng product loan ng July 23, ngayon is July 23, right? Okay, July 23 ngayon, kumuha ka ng product loan. And sinuwerte ka. Sinuwerte ka dahil nabigyan ka na din ng kwarta ngayon, July 23. So tandaan nyo ha, ngayong ilista nyo na yung product loan ay kinuha natin ngayong araw, which is July 23. Okay? Let's say, yung first month natin sa pagbabayad ng ating product loan or let's say cash loan kay home credit, ayan, magiging billing details nito is let's say August 23, after 1 month, July 23 to August 23. So, hindi pa pumapasok dito yung kwarta. Ngayon, ang magiging kwarta due date mo will be September 8. Okay, listahan ako. September 8 yung inyong magiging kwarta due date. So, papaano, bakit naging September 8? Kasi, kinuha mo si product loan or si cash loan ng July 23. Then, after 1 month, magkakaroon ng due date si kwarta loan or product loan, which is August 23. And plus 15 days, yun yung first due date mo kay kwarta. Ayan. So, ibig sabihin nito, ang kwarta ay, kasi ang alam nating lahat, yes, yun din ang alam ko nung una, ang alam nating lahat na kapag kumuha tayo ng kwarta, one month mo babayaran, hindi po ganon. Pero tulad ng mga sinasabi ko sa mga reply ko, sa ating mga YouTube subscriber natin, sa mga nagko-comment, 1 month ang kwarta, no? Ganito po yan. Yes, let's say 1 month yung kwarta, pero magbabase pa rin yung due natin kay kwarta, 15 days pagdating ng billing ni product loan mo. Okay, so kung nyari, ginamit mo si kwarta ng, di ba, August 23 yung, nag-loan ka ng July 23, August 23 yung due date. Halimbawa, ginamit mo si kwarta ng, let's say, August 29. Ang due pa rin nun is September 8. Okay? Hindi siya base kung kailan mo ginamit si kwarta. Ang first na due date mo kay kwarta ay 15 days ng iyong billing date ng inyong mga product loan. Okay? Ayun, ganun lang po yun. So, tapos na yung tutorial natin. Ayan. So, ibig sabihin,
Ang pwede mo diyan gawin para mas matagal yung pwede mong bayaran, palampasin mo muna yung maaaring maging due date. Halimbawa, kumuha ka ng product loan, or ulitin natin, kumuha ka ng product loan ng July 23, ang due date ng product loan mo ay August 23, pag nag-plus 15 days ka, September 8 yung due ng kwarta mo. Huwag mo munang gagalawin yung kwarta mo ng August 24 to September 8. Okay? So, September 9 mo na siya gamitin para babayaran mo siya next month na. Ganon po yun. Ayun yung technique natin para yung pagbabayad natin ng kwarta is medyo matagal, hindi mabilisan. Hindi po nagbabase na pag ginamit mo ngayon, katulad ng mga let's say G-Gibbs, ayan, mga G-Gibbs, pag ginamit mo ngayon, automatic talagang 1 month. Kasi meron tayong tinatawag na billing statement, billing due date, billing, schedule, or yung tinatawag nating cut-off, ayan, billing cut-off. Kaya mas okay talaga na magbasa-basa tayo bago natin gamitin, lalong-lalo na kung sinakto nyo. Kasi iba, baka mamaya gagamitin ko itong kwarta ngayon sa August 30 para ang pagbabayad ko September 30. Hindi, kahit gamitin mo yan ng August 30, kung ang yung billing date ng inyong product loan ay August 23 plus 15 days lang yan, September 8, kailangan mo nang bayaran yung nakuha mo sa kwarta. And huwag kayong magalala kasi ang kwarta kasi is 4% siya per month, di ba? So parang ang mangyayari kasi dyan is kung nyari hindi naman months yung paggamit nyo ng kwarta, ilang days lang yun, 15 days lang yun. So ibig sabihin, kung per day yung pag-uusapan is like 0.13% lang siya per day. So ibig sabihin, hindi nyo babayaran ng buong isang buwan na interest yung ginamit nyo na kwarta. Ang babayaran nyo lang doon kung ilang days nyo nagamit si kwarta. Okay? Ayan! So sana po ay may natutunan kayo at sana naintindihan nyo ako. Ayan, so siguro mag-comment lang kayo. And tulad ng sinabi namin kanina or sinabi ko kanina ha, yung ating kwarta, Revy, G-Gibbs, G-Credit, i-message nyo lang po kami sa mga profile na yan. Tandaan nyo, may blue badge, verified, and kung gusto nyo makipag-video call, okay, makapag-video call kayo, wala pong problema sa amin. Okay? Ayan, so hanggang dito na lang. Once again, I'm Aldrin Montero dito sa Almontero Tutorial. Wow! Bye-bye! Thank you for watching! Go!